alis po kami. Pupunta kami sa Kermes. Ganda ng view natin ngayon. Enjoy po kayo. Ganito ang autumn sa Germany. Imanok field group leta chat ni. Ito kayo na prof visit na. No nascult. Sabi ko po kay Martin na hanggang ngayon marami pa rin mga dahon sa puno dahil ito na kami. Pasensya na po kayo kung magalaw na naman itong natin. Dahil naglalakad kami at ang lamig. Uy, ginoo ko. Daming gandang dahon. Si Philip sumama ngayon. Kano yan? Bifil costet? 5 euro. Bifil isas in peso? 300. Maliit lang. Sos, Diyos ko Lord. Ito, shot kuha. Shot. Kuha ka ng isan. Hold to ay. Nasa bahay na po pala kami. Ngayon po, magkwentuhan po muna tayo. Dahil katatapos ko lang mag-asikaso kay Uma. Hindi kami nagtagal doon sa pinuntahan namin. Grabe, ang daming tao siksikan. Dahil meron kasing, kermes ang tawag yan dito. Yung may mga Ferris wheel, yung mga, basta yung mga lahat, mga carousel. Tapos ang daming tao siksikan po talaga. Kaya sabi ko kay Martin na, uwi na tayo. Namili lang kami doon, tingin-tingin. Mga bata, hindi din sila makasakay, kaya ang haba ng pila. Kaya sabi ko sa kanila, yung ipambayad ninyo sakay dyan, ibili na lang ninyo ng anong gusto ninyo. Kaya yun, pumunta sila sa Mula. May binili sila doon. At ako bumili ng damit ni Philip doon sa Ersting family. Kasi si Philip, kailangan ng bilhin ng pantalo na naman. Namili ako ng damit ni Philip at sila Martin pumunta doon sa may mga bata. Hindi ko pala po nasabi sa inyo kung bakit pumunta po dito yung doktor namin nung isang araw. Nung sinabi ko po sa inyo na biglaang pumunta yung doktor dito. Biglaan, kasi tumawag yun sa amin. Na pupunta daw, papunta na daw sila, nasa biyahe na yung doktor. Pupunta na dito sa bahay, kaya
dali-dali akong nagasikaso kay Uma. Buti na lang si Uma nung time na yun. Tapos na siyang kumain. Dala ko siya dito sa kusina. Kaya hinihintay niya muna yung doktor. Sabi ko sa kanya, dyan lang muna siya. Kausap niya yung pusa namin. Kasi yung pusa na sa bintana, sa labas. Kausap niya yung pusa namin. Sabi niya Uma na, kung gusto pumasok ng pusa, pero hindi niya mabuksan yung pinto. Yan sabi niya. At saka, palagi niyang tinitingnan yung ano ng asawa niya. Yung nakalagay sa lamesa ba. Tinitingnan niya, kinakausap niya yung asawa niya. Kaya sabi ko kayo, mahintay ka muna dyan dahil nilinisan ko yung time na yun, yung kwarto niya. Kasi katatapos lang niyang kumain, tapos may mga nahulog sa sahig ba. Kaya yun, mag-isa muna siya ito sa kusina. Pero doon lang naman din, katabi lang ng kusina dito, yung kwarto ni Uma. Kaya hinayaan ko lang muna siya ito sa kusina. At dahilan po pala, bakit pumunta yung doktor dito? Dahil si Uma naka-lista na doon sa ano, na magpa-vaccine siya ng corona infong, corona vaccine at saka yung grippe infong, yung para sa trangkaso ba. Pureusog po, sa totoo lang, si Uma kahit grabe yung trangkaso ko, hindi po siya nahahawaan. Lalo na yung last time na nagka-trangkaso ako, hindi siya nahawaan. Siguro nakatulong sa kanya yung vaccine niya. Kaya ngayon, pinaano na naman siya ni Martin. Tapos na, nung na dito pumunta yung doktor. At alam po ninyo, nung pagkatapos niya ma-vaccine, no, tulog siya ng tulog. Siguro yung pagod ba, antok siguro siya. Tapos hindi ko na lang siya ginising. Buti na lang na late na siya kumain ng tanghalian nung time na yun. Kaya pinatulog ko na lang siya kasi kumagising din siya ng buti na lang, gising siya na madaling araw at gising na din kami nung time na yun, pinakain ko siya. At kasi ayaw ko na siyang gisingin dahil napaka, ano, lalim talaga ang tulog niya. Parang may walang tulog ng ilang araw. Sabi ko, hayaan na, sabi ni Martin, hayaan na lang daw na ano. Buti na lang na bago siya natulog, kumain na siya, pinakain ko na ba? Kaya sabi ko kay Martin na hayaan na lang natin, hintayin na lang natin bukas na magising siya. Kaya hinayaan na lang namin. At yun nga po, maaga naman siya nagising mga alas 5. Yung ngayong oras magising na kasi kami dahil lalo na pag may pasok may mga bata ba. Kaya yung time na yun, ano na din kami. Nakita namin sa camera, nagising niya siya. Kaya maba ako, minigay ko yung tamgamot niya. Kasi may gamot yan si Uma na iniinom bago siya kakain. Para sa kanyang dito sa guiter niya. Yung tawa yun. Basta may dalawa yun siyang gamot na iniinom bago kakain ng almusal sa umaga. Kaya yun, binigay ko muna at grabe yung antok niya. Ay, yun siguro yung side effect sa ano? Vaccine niya ba? Kaya yun po yung dahilan kung bakit pumunta po yung doktor dito. Hindi ko po nasabi sa inyo. Nakita lang na dito si Uma sa kusina at sinabi ko na po bigla ang pumunta yung doktor kasi biglaan naman talaga ang tumawag. Pero si Uma nakalista na doon na isa sa pupuntahan ng doktor dito sa bahay para matusukan ng kanyang vaccine na corona at saka yung grippe infong, yung para sa trangkaso. At saka, buti na lang nung tumawag ng time na yun, nasa bahay na kami, kaya timing na sabi ni Martin na asikasuhin ko na si Uma dahil pupunta yung doktor. Kaya dali-dali. Magbibihis po muna ako at maglilinis sa baba. Dami ko pong gagawin sa baba namin, sa kela. Kaya pupunta mo na. Dumating na po ang ating package galing kay Timo! Timo! Ito ay yung sinabi ko po sa inyo na libre lang na nakuha natin. Dahil kay sa link na ni Senny Oliver. Ang dami pong magaganda dito. Hello! Sabi ni Pio na mag-ingat ako baka daw masaksak ko siya sa masaksak ko siya sa pagkino sabi ko na alam ko naman yan, hindi ko naman yan nakakalimutan na may bata sa harap ko. Hindi lang ako magpapakita sa inyo dahil nakasuot pa ako ng pantulog. Si Pio na lang kasi katatapos ko lang asikasuhin si Uma. Ni ano ko siya, pinakain ko na siya ngayon, kumakain na siya. Pagkatapos niyang kumain, kami naman ay aalis. Excited kasi si Fiona kasi nandito din yung bed ng aming pusa.
Una, nai Fiona. Una itong dress ni Fiona. Nak o nak Fiona, okay? Oh, ang ganda ng dress ni Fiona. Tingnan ko ninyo. Kamusta sa upuan mo siya? Side da. O, di mahimay malishan. Wow, Sean. Yeah? Yeah. Yan, di ba? Ang ganda na nakuha natin na libre. Oh, ang ganda ng kulay. Oh, isuot-suot to ni Fiona ngayong Pasko. Next, ay ito din ay kay Fiona. Ang dami. Uy, may belt pa nakasama. Oh. Hmm? Tama ka pa nalang. Wow! So, that's a cartoon. Ito naman. And that's a stool. Yeah, that's a stool. And that's a Gortel device. Meron siyang box, ano, belt nakasama. Ito naman ay sa akin. Ito ka, Mami Rose. Ito ay dress. Ito ma, sinan po ninyo. Ito po ay dress na nakuha din. Nakuha ko din. Saka ko na lang siya ipapakita sa inyo kung susuotin ko siya. Ito namang isa ay ito ay parang siyang jacket. Ito, susuotin ko ito mamaya. Buti na lang na dumating na dahil susuotin ko dahil tamang-tama malamig ang panahon. At gusto ko siyang i-try. Londo, ganda naman itong nakuha natin. Eh, nakakapos na tayo. Ito na yung bed ng aming pusa. Nakatapos na tayo. Diyan po na excited si Fiona dahil love nila yung pusa namin. Meron mo sa rest na tayo. Oh, dito. Oh, sukla. Uy, ang liit naman ito. Pang baby naman ito. Isa sa baby? Ah, namali ako sa... Kasya naman siya dyan. Ito naman ay kay Fiona. Ipinahuli na, pahuli na pinapakita. Ito naman ay pantulog. Ang ganda po nito, pero ito ay iraregalo ko. Sinabi ko na kay Michelle. Oh my God, this looks so cute! Pagtulog siya, meron siyang pajama. Hindi ko na lang siya anuin dahil iregalo kasi ito ba? That's so cute! Basta natin. At meron pang isa. Ito kay Fiona. Uy, ito lang pang isa. Meron ito na. Ito ay sa akin. Ito ay dress para kay Mami Rose. Ito, tingnan po ninyo. Oh, di ba? Sana magtak siya. Ito parang maliit man. Ito tingnan. Eh, lang pala ito. Ay, kasya siya. Mamaya po, makikita ninyo na suotin ko. At ito ang pinakalas na sa carton. Ito yung pinakalas na sabi ni Martin, ano ba yung in-order ninyo? Napakalaki ng carton sa labas na napakalaki daw ng package. Yun na, it's loud. Come on, Florian. Napakalaki daw ng package na nasa labas ng pinto namin. Nasa harap ng pinto namin. Yun na, Martin is mali. This is off, Dina. Kansa siya ng carton. Ang dami na nakuha natin ng libre, no? Pero ang gaganda ng mga... This is for baby cupcakes. Ang gaganda. Wow! Ito naman ay kay Fiona. Basurahan. Para sa kanyang kwarto. Hindi ko sa kanya na ibibigay. Wow! Kuma! So, sarado, tapos anuin mo lang siya. Hindi mo sa taas. Ito. Yan po! Thank you, Timo! Live in the high zone.